Matapos manalo itong si Tyler Herro ng 6th Man of the Year na kung saan ay nakapag-average ito ng 20.7 points, 5 rebounds, 4 assists per game habang may 44.7% from the field at 39.9% mula sa labas. Napaka-impressive nga naman ang ganitong stat line para sa isang 6th man. Ayon din sa isang balita, si Tyler Herro ay nag-a-ask ng maximum rookie extension dito sa Miami Heat. Sa nakalipas na buwan din ay napabalita din itong si Tyler Herro na nag-a-ask ito sa management ng Heat kung po pwede na siyang maging starter. Subalit ang malaking katanungan dito ay kaya na ba niyang maging two-way player o yung player na may opensa na may depensa pa. Magiging malaking katanungan ito para kay Tyler Herro dahil ayon sa defensive rating nito, si Tyler Herro ay mukhang hindi talaga maganda ang ipinakita nito pagdating sa depensa. Sa nakalipas na season ay nag-a-average lamang ito ng 111.1 defensive rating. Habang ang rookie season at sophomore season niya ay meron lang siyang 111.8 at 112.8 defensive rating. Aroy ko po, mukhang pag nilagay ni Coach Eric Spoelstra ito sa starting lineup ay magiging target pa ito ng mga offensive players. Kagaya na lang nung kay Duncan Robinson, kaya ito nawala sa rotation ni Coach Eric Spoelstra. At sa ngayon ay kinakailangan niya muna talagang i-improve yung game niya pagdating sa depensa. Sa kasunod na balita naman ay bago pa mangyari ang kamuntikang paglipat at pag-sign itong si DeAndre Ayton papunta sa Indiana Pacers, ang Phoenix Suns ay ang team na may pinakamataas na tsansa na makuha itong si Kevin Durant. Subalit nang dahil nga sa pagmatch ng Phoenix Suns sa offer sheet ng Indiana Pacers dito kay DeAndre Ayton, ay matik na mananatili ito sa Phoenix Suns dahil nga sa restricted free agent itong si Ayton at hindi ito po pwedeng matrade hanggang January 15. Ibig sabihin ay kung gusto ng Brooklyn Nets na makuha si DeAndre Ayton ay hihintay nila ang Suns hanggang sa January 15 bago nila tuluyang i-trade si Kevin Durant papunta sa Phoenix Suns. Ngunit sa ngayon, ayon sa isang report ay sumali na din itong Toronto Raptors sa Kevin Durant sweepstakes at hindi lang yon, sila pa ang nagiging frontrunner sa pagkuha kay Durant dahil alam naman natin na ang Miami Heat nga ay medyo insufficient o nakukulangan ang management ng Brooklyn kaya pinagdadagdag din sila ng third team na kagaya ng sinabi sa kanila ng Utah Jazz. Pero sa tingin ko ay interesado silang makuha itong si Tyler Herro mula sa Heat at siguro sa mga draft picks na lang siguro magkakatalo. At hindi din naman po pwedeng isama ng Heat itong si Bam Adebayo sa trade package. Dahil ayon sa rules ng NBA ay hindi po pwedeng magsama sa iisang team ang dalawang player na nakapirma ng max rookie extension. Parang legal at kabit lang pala ito mga sir, hindi pwedeng pagsamahin. Sa ibang balita naman ay tinitingnan ng NBA ang posibleng tampering sa pag-sign ng Philadelphia kay PJ Tucker. Naiulat kasi na bago pa magsimula ang free agency ay nakapagdeklara na nga itong si PJ Tucker na magsasign ito sa Philadelphia 76ers. Nang nagsimula kasi ang NBA free agency ay ang pag-sign ni PJ Tucker ng $33 million sa loob ng 3 taon, ang isa sa mga nauna. Naiulat pa nga nito ni Shams Charania. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo at kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops, pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops, I'm out, bye-bye!